So, good morning, kahit gabi na. So, as promised, di ba nag-post ako ng sa FB account ko na my next video will be how to check if your plumbing system designer ay mahilig sa kape. May ganon? So, ganito, paano naging ang connection sa kape at saka sa design? So, ganito yan. Tuloy, bago ang lahat. The purpose of this video is not to discredit the suppliers, manufacturers of plumbing materials, okay? Not to discredit other plumbing system designers. Ito'y awareness lang, awareness para makatulong. Bakit? Kasi sample, sa halip na say 7.5 horsepower ang ini-specify mo sa design mo as your fill pump. Fill pump, yung tinatawag nating booster pump, yung dun sa may merong pressure vessel, okay? Eh, pwede naman palang 3 horsepower lang, di ba? So, yung na 3 horsepower lang, pero maibigay pa rin natin yung principle of plumbing, principle of plumbing number 2, na which is supply our fixtures with adequate pressure and sufficient volume, di ba? So bakit natin pinapalaki samantalang pwede naman palang ganito lang ka liit yung horsepower? Yun yung sinasabi ko. Bakit? So, since I am a green plumbing advocate, kasi ganito, pag 7.5 instead of 3 horsepower lang ang i-specify mo, siyempre mas maliit lang ang konsumo ng kuryente mo, di ba? So, pag malaki ang konsumo ng kuryente mo, ang paggawa ng kuryente or paano yan na ano is minsan by coal powered, mga ganito, ganyan. So, mas maraming pollution ang napoproduce sa otherwise, di ba? So, ganun ang ibig sabihin. Tapos, isa pa, para makatulong tayo doon sa mga property owners, mga developers, na sa halip na 7.5 sample lang na horsepower ang bombang bibili nila, mas mura di hamak ang 3 horsepower, di ba? Next is makatulong tayo doon sa mga unit owner na pag tumira sila doon, mas kukunti lang babayaran nilang kuryente. So, yun, awareness yun. So, ito yun. Merong kasing tawag dito. Sample lang. Sample. Palagi kasi ako sa Cebu, sa Davao, sa Visayas area or Mindanao. Minsan napapaistay ako sa Cebu ng tawag dito 1 night, 2 nights. Ngayon, meron akong actually palagi kong kuan kasi mga pension house lang ang hinitirhan ko sa Cebu kasi hindi naman natin kaya mag hotel ng mamahalin. So napapansin ko yung mga shower drain nila,
6x6 yung strainer. So ibig sabihin, pag 6x6 ang strainer na nakikita mo dun sa shower area, detress ang P-trap noon. So when I go down doon sa parking area, sa smoking area, nakita ko talaga detress ang P-trap. Okay? Detress ang P-trap. Ngayon, napatingala ako. Meron akong isang katabing, siya pala ay contractor from Iloilo. Sabi niya, sabi ko, bakit kaya sir detress ang ano diyan? P-trap nila, shower lang naman 'yan. Ngayon, kasi kung makikita mo ang shower drain, okay? Yan. Didos lang ang trap size niyan. Okay, didos. Bakit mo gagawing detress? Okay? Sabi ng katabi ko, contractor pala siya from Iloilo. Sabi niya, sir, ganyan talaga rito. Kasi actually, na contractor din ako. Ngayon, inarify namin yan, kineri namin yan. Bakit detress yung shower drain? Sabi ng designer daw, ano yan, discretion ko yan. Kasi baka bumara. Mas daling hindi babarayan. Kasi sigurado tayo, mas malaki ang tubo or trap. Hindi babarayan. So, sabi ko, parang mali yata, sir. Kasi sinasabi rito sa code, okay? Paano ko ito? Sinasabi rito sa code, number 7, okay? Trap sizes shall not be increased to the point where the fixture discharge may be inadequate to maintain their self-scouring properties. Kuha nyo? Trap sizes shall not be increased to the point where the fixture discharge may be inadequate to maintain their self-scouring properties. So, ganito kasi yan. Yung mga trap sizes na yan, this table, naka-design na yan sa flow rate ng mga fixtures na dadaan dyan. Kaya, considered na dyan yung velocity, yung GPM, yung Q, yung slope. So, pag pinalaki mo yan, bigger than, larger than the specified trap sizes, maaring yung flow niya magre-retard kasi malaki na nga siya. So, yung self-scouring properties niya, hindi niya ma-attain, ma-maintain. So, mas lalong barahin yan kasi kung, let's say, kung kitchen trap yan, P-trap, yung mga mumu dyan, hindi niya ma-drain. Titigil yan doon sa trap mismo. So, hindi advisable yan. Yun yung sinasabi kong mga designer na mahilig sa kape, nene-nervyos sa design nila. Okay? Nakuha nyo na? Mahilig sa kape. Kaya, mga designer, dapat huwag masyadong magiinom ng kape. Kuha nyo? Okay. Ngayon, another example. Okay? Another example is the use of this galley trap. Okay? Marami nang nag-specify dito sa Pinas ng galley trap. Ano ang gamit ng galley trap or floor galley? Itong outlet niya is usually is detress. Okay? Itong body niya, itong trap body niya is di quattro yan. Okay? Ngayon, merong tatlong inlet yan. Dito, sa gilid dalawa, tapos dito sa likod, tatlo. Okay? Ngayon, ang purpose nito, it's, pwede siyang gamitin as floor drain dito sa ibabaw,
lalagyan mo lang ng strainer yan, so floor drain na siya. Okay? Ngayon, ang kaya tinatawag siyang gully trap kasi actually trap siya, floor trap kung tawagin. Itong kulay itim na to, natatanggal to. Pag binaba mo yan, nagiging trap siya. Okay? Pag tinanggal mo yan, nagiging clean out siya. Okay? Yun yung maraming purpose yan. Clean out siya. Ngayon, itong tatlong inlet na to, ito yung dito mo i-coconnect yung waste pipe mo from the laboratory. Okay? Dito mo i-coconnect, laboratory. Ang laboratory mo, pag dito mo i-connect, pwede nang walang P-trap or bottle trap. Okay? Kasi nga, trap na ito. Okay? Ngayon, pwede na rin siyang walang vent kasi hindi na siya directly connected doon sa plumbing system mo. Parang ang nangyayari, indirect na siya. Ganito yan ang nangyayari. Indirect. Yan. Papansin mo, parang receptor siya. Ito yung trap. Okay, ito yung gully trap. Ito. Ay, sorry. Sana ba yun? Sorry ah. Sorry. Yan. Ito, parang receptor siya, indirect. Kita mo yung sa ibabaw, wala nang trap. Okay? Wala nang trap. Pero indirect siya, hindi siya directly connected. May air break or air gap siya. So, yun yung gully trap. Okay? Balikan natin. Itong gully trap. Ngayon, pwede mo rin dito ikabit yung shower drain mo. Shower drain, kasi ito, pwedeng mong from 1 and 1422, pwede mong isaksak dyan. Parang knockout punch yan. Knockout punch. Pwede mong isaksak dyan. Yung shower drain mo, pwede na rin walang P-trap doon. At saka, pwede na rin walang vent kasi nga indirect connection na siya. Kasi, yung invert nito is above the trap weir. Ang level ng tubig dito is nandito, tapos ito yung invert ng pipe mo. So above, indirect siya, hindi siya directly connected doon sa plumbing system. So hindi siya susceptible sa siphonage and back pressure. So actually, one of the main purpose of gully trap is to minimize the vent piping. Okay? Kasi nga lalo na nauuso ngayon ang mga precast wall. So, abala yan, mga back venting natin, individual vent, ang daming tumatayo doon sa wall ng CR, nauuso ngayon yung precast, napuputol na halos. So, ito yung the best. Pero, since this is a trap, meron rin kasing mga designer nakita ko, gumagamit ng gully trap, pero walang vent ang gully trap nila. Okay. Ang gully trap, since it is a trap, it should be protected against siphonage and back pressure through a vent. So, ito, dapat may vent yan dito. Okay? Vent yan doon. Yun yung ano. Ngayon, ano ang connection dito sa oversize sa ano, yung sinasabi nating detress na P-trap sa halip na didos lang sa shower. Ito kasi, D4, di ba? D4. Ngayon, since may ang ano kasi rito, ang disadvantage dito, hindi ko dinidiscredit to ha. Ang disadvantage rito, minsan kasi na-experience ko to doon sa UAE. Usually kasi doon, ito yung gamit. Ngayon, kahit gaano nakalinis yung CR, may konting amoy. Bakit kaya may amoy? Yung pala, since this is oversized nga, merong mga latak-latak dito sa ilalim na naiiwan. Since nakakabit ang laboratory mo doon,
na walang trap, kasi nga hindi pwede nang walang trap yan dahil trap na nga ito, lumalabas yung amoy doon sa laboratory. Ano kaya ang amoy ito, linis-linis ng ano. So yun yung disadvantage, kasi nga oversize ito, yung self-scouring properties niya hindi niya na-maintain. Yun yung disadvantage nito. Kaya kung gusto nyo rin lang na ma-minimize yung bent pipes nyo, why not use the estudor? Sigurado kang dito na wala talagang bent pipe na, di ba? Kung yun lang din ang purpose nyo, bakit kayo gagamit pa ng galley trap? Mag-estudor ka na lang, di ba? So don't go through the roof. So yun yung may hilig sa kape, ha? Don't oversize, okay? Kasi nga ang sabi rito, trap sizes shall not be increased to the point where the fixture discharge may be inadequate to maintain their self-scouring properties. Okay? Yan yung mga ano, huwag mahilig sa kape. Huwag masyadong mga designer, bawas-bawasan ang pagkakape. Okay. So, ito ang matindi. Ito talagang klarong mahilig sa kape. Okay? This is ulitin ko, this is not to discredit the designer of this building. Kasi nga actually hindi ko na rin alam ang designer nito, kasi pinaward lang sa akin to, pero wala na yung pangalan ng designer. Pero the way yung approach niya sa design, kilalang kilala ko ito, kung hindi ako nagkakamali. He's one of my idol na mga designer. Guro, kung hindi siya top 1 na designer sa plumbing sa buong Pilipinas, nasa top 3 siya. Okay. So this is yung downfeed system natin, di ba? Naalala nyo, naalala nyo yung ano natin, yung post ko na regarding sa tangki-tangki. Okay? Yan. Ito, downfeed system natin, transfer to elevated water tank. Then, sabi ko, by gravity, you have at least 3 floors or 10 equivalent to 10 PSI head para ma-attain mo yung residual pressure, suggested residual pressure dito na 15 PSI, di ba? Tapos yung upper floors boosted na yon. Okay? Kasi nga para ma-attain mo yung sufficient volume and adequate pressure, okay, to function your fixture satisfactorily. Okay? Ngayon dito sa plano na to, makita mo yung blue na yan, one, ilang floor to? 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Tapos parang 5 yan, kasi ang elevated water tank niya nasa level, itong elevated point ng elevated water tank niya nasa level ng machine room, pump room. So ang downfeed pressurized niya is isang floor, ito sinukat ko to nasa 5 meters. So 4.9, so 9.9 na, 10 meters na. Tapos 3.2. So nandito, tapos yung downfeed by gravity niya nagumpisa sa 24th floor. Okay? Ito 25th, that is almost 20 meters na ito. Ngayon, sabi ko nga, you need only at least 15 PSI head para yung downfeed mo is ma-attain yung at least 15 PSI. Bakit
dito, ilang meters na yan. Okay? So, napakalakas na yan na pagdating dito. Kasi, ang pressure mo, imbawa, dito is 15 PSI. Highest point of discharge. Plus, gravity head, yung lower floors, magdadagdag pa yan. And every 2.31 feet height of water, magdadagdag pa yan ng 1 PSI. So, sinukat ko, itong lower floor, itong last floor, itong 20 feet, inasa 71 PSI na ang lakas ng ano. Plus, ito kasi, ang 2 units booster pump niya, ang TDS niya is 100 feet. That is 43 PSI equivalent. Isamantalang kailangan mo lang ng at least 15 PSI dito, bakit i-design mo pa ang pump mo sa 43 PSI? I-plus by gravity kaya yan, 100 feet plus gravity, aabot na yan ng 70 plus PSI dito. Although hindi pa naman umabot sa 80 PSI maximum allowable pressure. Okay? Yan yung nasa code, 80 PSI. Pero, kaya tuloy, nagiging 7.5 horsepower ang bomba niya. Kasi mataas ang head, isamantalang pwede na dito mga mga 20 PSI. Ilan lang feet yun? 20 or 25, maximum of 30 PSI. Ito, 43 na, plus gravity head pa rito, so malakas na rito sa baba. Okay? Plus, yun yung sinasabi ko nga, why use 100 feet PSI, 100 feet PDH, it is kaya naman ng at least equivalent to 20-25 PSI, makapag-produce ka pa rin ng sufficient adequate pressure dito sa upper floors. Okay? Why not boost this area na samantalang pwede na dito pa lang mag-gravity ka na. Di ba? So, yun yung sinasabi ko. Ano ba ang rason ng designer? Baka nga, mahilig sa kape ito. Nervyoso. Okay? Sigurista. Pero kawawa naman yung owner. Kawawa naman yung unit owner na gagastos ng napakalaking bayarin sa kuryente. Di ba? Number 2. Since I check this, yung capacity in GPM, yung Q, di ba? Ang ano natin, ang formula natin sa ano ba? Formula natin sa ano, sa brake horsepower is GPM times total head, ito yung TDH over 3960 times efficiency ng bomba. Okay? So yung Q niya, GPM, yan. Chinek ko ito doon sa water supply fixture units ng ilang floor, 1, 2, 3, 4. Ginamit niya yung total water supply fixture units. Convert it to demand using the Hunter's curve. Ito yung lumalabas. So, ibig sabihin, inassume niya na sabay-sabay gamitin yung fixtures. Ibig sabihin, kahit may nagpupupo, may nagtututbrush sa laboratory, may naliligo sa shower area. So, which is not recommended. Ang recommended yan, kukunin mo yung maximum probable simultaneous demand para lumiit yung capacity ng brake horsepower ng motor na magdadrive ng pump mo. Okay? So, yun yung sinasabi kong mahilig sa kape. Nakuha nyo na?
mahilig sa kape. Number 2, yung capacity ng bladder tank, 500 gallons. Okay? He specified this one, booster pump controllers with variable speed driver. Okay? Yung BFD. Okay? So, ibig sabihin, CPS ito, constant pressure system with variable speed driver. Okay? Makikita nyo sa ano nila, sa drawing. Okay? Ang laki-laki ng bladder tank, 500 gallons capacity. What is the purpose of that? Eh, naka-CPS ka. Okay? Tingnan mo itong CPS na factory, tawag dito, factory assemble ng ito, hindi ako nag-advertise, but this is from Willow Pumps. So, Engineer Darwin, ito ha, may utang ka sa akin, nag-advertise ako. Okay. Ay, sorry. Saan ba yun? Ba't napunta si Siomay? Yung dalawa. Napunta si Siomay. Saan na ba? Yan. Ito, factory assemble. Kita mo yung in-specify nila na bladder tank. Ang lalaki ng pump na to, pero yung bladder tank nila ang liit lang. Kasi, ang bladder tank sa CPS system is not an storage. Ang purpose niyan, hindi yan para mag-store ng tubig para i-regulate yung pressure. Unlike dito sa pressure tank, ordinary pressure tank, yan storage yan at the same time to regulate the pressure upstream, yung supply, di ba? Kasi yan may in, may out. Yung bladder tank natin, maliit, isa lang ang in, isa lang ang out. Kaya tawag dito, ang main, one of the main purpose of the bladder tank sa CPS system is to maintain system pressure. Hindi yan storage, kaya maliliit. No need to provide a bigger tank. Kasi nga hindi, kasi ganito yan. Ang bomba controlled by BFD, okay? Variable speed driver, variable frequency driver, okay? Pag oras na may demand, konti lang ang demand, isang gripo lang ang bubuksan, constant ang pressure niya, ito yung magmaintain ng pressure, okay? Pero yung speed ng motor na magda-drive ng pump, since controlled by BFD, is variable. Mag-slow down din siya. Slow down. Kasi konti nga lang ang demand eh. So, kaya mas tipid ito sa kuryente. Kahit kung minsan nakakatakot pakinggan, dahil kahit konti lang ang demand, andar ng andar ito, tuloy-tuloy. Mamamatay lang ito pag wala ng demand, pero variable ang speed niya, kaya mas menos siya sa kuryente. Unlike the pressure tank, variable ang kabaliktaran nito, variable ang pressure. Let's say ang cut-in mo is 20, pag abot ng 40 psi mag shut off ang pump, kasi controlled by, this is controlled by a pressure switch, not a BFD. Okay. Ngayon, pag may demand, bababa ito, bababa, bababa, kasi sinusupply, patay ang bomba. Bababa ang pressure kasi nababawasan ang ano. So, variable ang pressure niya. Pero pag oras na umandar naman itong bomba, constant ang speed niya. Yung speed ng motor niya. So, mas malaki ang kuryente rito kasi hindi variable. Okay? Yun yung kabaliktaran. Kaya,
pag sinasabi mong CPS, kung nakikiuso ka dyan, again, this is not to discredit the suppliers of bladder tank. Kung nakikiuso ka sa bladder tank, huwag kang gumamit ng bladder tank. Yan, bladder tank. Tapos, hindi naman naka-BFD control yung pump mo. Kasi, ang bladder tank kasi, one in, one out lang. Oras na umandar itong bomba, tuloy-tuloy yan. Hindi yun lalabas ang laman ng tangke. Tuloy-tuloy yan. So, kung hindi naka-BFD ang pump mo, mas lalong malaki, pinaparusahan mo yung sarili mo, kababayad ng kuryente. Akala ko ba, mas takot na kayo sa katapusan ng buwan kaysa sa katapusan ng mundo. Di ba? So, this is only awareness. Ha? You check. Madaling i-check yan. Dito pa lang sa drawing, machi-check mo na kung mahilig sa kape ang designer. Okay? Nervyoso. Nervyoso. Eh, idol ko pa naman. Hindi ako nagkakamali nga. Eh, kilala ko itong designer. Idol ko to. Idol na idol ko itong designer na to. Yung pala, nervyoso rin pala. Mahilig siguro sa kape. So, sorry sir. But, I'm not, hindi ko nga dinidiscredit or hindi ko sinisaraan sila. This is awareness lang ito para lang makatulong sa kalikasan, sa mga developers, sa unit owner. So lahat, gusto lang nating tumulong, okay? At saka dagdag kaalaman. So yon, ngayon pagdating sa pipe sizing, yung pag-size up ng size up ng bladder tank or pressure tank, eh later i-discuss natin 'yan isa-isa para at least maano nga i-share natin 'yan. Di naman ako eksperto diyan, pero sa tingin ko makakatulong yung konting nalalaman ko regarding sa plumbing system design. Okay? So, yon, don't go through the roof. Okay? Kung gusto nyo lang din mabawasan yung vent pipes nyo, which is without compromising the circulation of air within the plumbing system, eh, mag-istudor na kayo. Okay? Number two, yon, huwag kayong gumamit ng bladder tank kung hindi rin lang kayo naka-BFD. Kasi, although, itong sistema na to, kung mababasa niyo yung plumbing, green plumbing, pag gumamit ka ng tawag dito, inverter controlled pumps, itong naka-BFD nga, eh, one of the, makapag-credit, may credit ito sa green building, green plumbing, green building, may credit ito. Ilang points rin ito, nabasa ko to, one of the criteria of point, yung points sa plumbing, sa green building. Okay? So huwag kayong gumamit ng bladder tank kung hindi rin lang kayo naka-BFD. Although mas mahal, ang initial investment nito is mahal, pero in the long run, nakakatipid kayo sa kuryente, nakakatulong pa kayo sa kalikasan. Okay? Ngayon, kung hindi nyo kaya, dapat dito na lang muna kayo. At saka, kung kaya naman ng TDS nyo yung pressure ng mga fabricated pressure tank, eh, ito na lang gamitin nyo. Pero, dapat marunong din kayo mag-size up ng tangke. Kasi, meron tayong kinukonsider dyan sa formula natin. Sa mechanical side, maximum, kung hindi ako nagkakamali ha, kasi I'm not a PME, yung professional mechanical engineer, PME ako pero parang mechanical engineer lang. Okay? Dapat ang maximum cycle ng pump shall not be greater than 10 cycles per hour. So dapat bago umandar yan, dapat
huwag lalampas sa 10 cycles per hour. So dapat naka-size up ang pressure tank mo ng nasa tama, hindi lalagpas, na ahandar lang ang bomba doon sa not more than 10 cycles per hour. Okay? So yon, tawag dito, that ends our discussion. Doon na sagot ko na kung bakit, kung paano ma-check yung designer, plumbing system designer ninyo, na kung mahilig ba sa kape, yung mga nervyoso. So mahirap kasi yon sa totoo lang, kung hindi ka kampante sa design mo, hindi ka makakatulog. Kaya ang yung iba, yung sinasabi nilang factor of safety, pero pag sobra-sobra na kasi yung factor of safety, hindi na matatawag na factor of safety yan. Ang tawag dyan is factor of ignorance. So, salamat po.